Disney. The teddy bear are here to play. If you don't come play with us, then we will kill you. When we call Disney, the teddy bear are here to play. If you don't come play with us, then we will kill you. High school felt like a wound robbed soul. Anim na buwan na ang nakaraan, pero ramdam na ramdam pa rin ang takot at sakit. Ito raw yung pinaka-challenging na bahagi sa buhay ng isang tao. Hindi ko lang lubos na maintindihan kung ba't ganun kahirap ang nadaanan ko. Minsan, naririnig ko sila. Umiiyak, humihingi ng tulong. Pero kahit anong isip ko, hindi ko talaga yun malilimutan. Kahit lalagpas pa ang ilang taon, maaalala ko pa rin lahat na parang kahapon lang nangyari. Ayan! Sarap-sarap nito!
Ito, kain ka na naman. Uy, kunin niyo pa kasi ako gutom. Mataba ka na. Shut up. Kunin niyo pa kasi ako gutom. Gusto mo? Ayoko. Uy, yung teacher natin, si Ma'am Roa. Ayun, meron sa kanya. She feels weird. Like, I think... Ano? I think she's hiding something. Nakasang gay ka na sa iyong. Tanga ka talaga, no? Gamitin mo nga yung utak mo. Their eyes.
It happened 5 years ago. Senior year. Nakaadikan naming magkakaibigan ang laro na yan. Anim kaming magkakaibigan. Si Arlene, Luz, Geraldine, Asteria, si Elvi, si Rebecca, at ako. Naglalaro kami nun and just thought na ilalevel up namin yung penalty sa natalo. And that penalty was entering that warehouse. Class hours pa yun, mga 2:30. Ika! Natatakot ako. 10 seconds, ah. Nothing more, nothing less. Nasa pa Pinasok namin yung warehouse. Nakita na lang namin na wala nang malay si Rebecca. Sa mga panahong yun, sunod-sunod nang pinatay ang mga kaibigan ko. Hiwalay na nga eh. Ha? Kailan ba? Hapon? Oh no! Ang bilis naman! Ganun talaga. Sige na mo. Kami ni Rebecca na lang yung natira. Nagduda na talaga ako sa kanya. Imposible, sabi ko. Hanggang sa nung isang araw. Go! Well, let's
Mag-ingat ka, Bea. Ikaw rin. Bye-bye. The teddy bear here to play. If you don't come play with us, then we will kill you. You should know that kung 4 out of 5 ng kids kulang sa iron. 1 out of 5 ng kids kapos sa zinc. 7 out of 10 lack vitamin C. Baka micronutrient deficiency. Can't you see? Hey, yeah, it's pretty clear. Kung siya'y sakitin, kung tatamlay-tamlay, walang ganang kumain. Hey, walang lakas o sign ng sigla. Laging pagod like all the time. At pagdating sa class, di siya makapokus. Di talaga siya ganyan. We have to make it stop. If he needs tibay, tibay, araw-araw. Sunod-sunod ang pagpatay sa mga kaibigan ko. At alam ko sa sarili ko na ako na yung susunod. Natatakot ako. Pero hindi ako papayag ng mayroon. Shhh! Baka may makarinig sa'yo. Sila ba yung utak mo? Alam mo ba yung gagawin mo, ha? Ako na yung susunod. At bago ako mamatay, ay kailangan mo siyang mahanap. Ano ka, please? Tsaka, sigurado ka bang ikaw yung susunod, ha? Kaano ka kasigurado, Aber? Si Rebecca ang suspect nito. Di ba pati na si Rebecca? Maka ba naman, Alex? Hindi naman sana. Sira na talaga yung utak ko. Siya ba yun? Cut na! Rebecca?
Leo. Nandito lang ako dahil sa tao akala kong kaibigan ko. Sino? Si Gwen? Gwen Roa? Ba't mo kilala si Gwen? Di kilala siya! Ano alam mo sa kanya? Too much. Like everyone else, wala akong alam. Nakita ko nung pinatay niya si Geraldine. Sinubukan kong sabihin sa mga magulang ko, pero hindi sila naniwala sa akin. So, si Gwen Roa ang pumatay sa... Baliw yun! Ba't ka naniniwala dun ako? Baliw nga, pero hindi sinungaling. Dumaan yung graduation then summer. Naging tahimik ang lahat. Pero walang isang araw na lumilipas na di ko sila naaalala. Lalo na si Betchay. Yeah, shop. Oh, ka-OE.